namatay ako para makita ko talaga kung ano ba talaga ang balak niya, anong intention niya, kung bakit ginawa niya ito. So, as we go along, I will go back itong mga sinasabi ko sa unahan habang nandun na tayo sa duluhan. Now, kung ako ay nakikipaglaban po, I have my own set of internal rules. May patakaran ko kung sinusunod sa sarili ko. It's a form of disciplinary, pang-disiplina ko na lang po sa sarili ko. I don't know about you, but ako, meron akong mga rules na sinusunod at hindi ko binabali yung rules na yun. So, meron akong tatlong rules na applicable dito sa kasong ito. Itong ginawa ni Baliko. Unang-una, sa panahon ng epidemic, kung sino man ang tutulong sa naghihirap na taong bayan, hindi ko titirahin. Malinaw yan, sinabi ko yan sa kanya. Kung sino man ang tutulong na tao sa taong bayan na naghihirap sa panahon ito, hindi ko titirahin. Si FLM man yan, o si Lenny Robredo man yan, o kahit pa po si Karanza. Alam niyo po kung gaano kalalim ang galit ko kay Karanza. Pero kung nakikita ko po si Karanza namimigay ng bigas, hindi niyo ako maririnig. Natitirahin ko si Karanza. Pero hindi po ibig sabihin, Karanza ha, na mamigay ka ng bigas bukas. Kasi tapos na po ang enhanced community quarantine. Ito lang po ang iniintay ko. Bakit ba ECQ? Kasi sa panahon ng ECQ, wala pong trabaho ang taong bayan. Wala po silang kita. Wala po silang perang pambili ng pagkain. Doon sila nangangailangan ng tulong ng kahit sino mang pwedeng tumulong sa kanila. Ako tumulong po ako pero hindi ko po kaya at hindi ko ipabandilyo sa mundo kung sinong tinutulungan ko. Kaya nga po, sinabi ko, kung si Karanza man ay namimigay ng bigas, hindi niyo ako maririnig, natitirahin siya. Dahil ang tinutulungan niya ay ang taong bayan na naghihirap sa panahon ng paghihirap. Hindi ko rin po titirahin, kaya nga po hindi po ako sumagot. Kasi sa sagot kong ito, matatamaan din sila ni Robredo. Inamigay din po siya ng tulong. So kaya nagantay ko ako ng 2 buwan. Eh hindi na po ngayon ECQ. Modified community quarantine na po tayo. So relax na po yung quarantine rules. The people are out. May trabaho na po sila. May kita na po sila. So hindi na po matindi ang pangangailangan nila ng tulong. So pwede na po ako magsalita. So kaya nga po, andito po ako sa inyong harapan ngayon. Now, ang pangalawa pong rules ko, pangalawa na rules sa sarili ko, hindi dapat isama ang pamilya. Kung may titirahin kang tao, hindi mo dapat isama ang pamilya. Tingnan niyo po ako. Ang tindi ng galit ko sa 20 pulis na pumatay kay Richard Santillan, ang tindi ng galit ko kay Pitalio, kay Karanza, kay Garduque, kay Tuso, at sino-sino pa mga Pilato dyan sa Philippine National Police na kasangkot dito. Pero minsan, hindi niyo ako narinig na tinira ko ang pamilya. Bakit? Dahil walang kinalaman ng pamilya doon. Later, you will see kung bakit hindi ko pwedeng kampihan. Si Baliko, hindi kasama ang pamilya. Sa totoo lang po, may isa dyan. Sa 20 pulis na yan, may isa dyan. Tita po niya, humingi ng tulong sa akin. Tinulungan ko pa, binigyan ko pa ng pera. Saan ka makakita? Kalaban ko ang pamangkin niya. Humingi siya ng tulong sa akin, binigyan ko pa. Dahil hindi kasama ang pamilya. No matter gaano katindi ang galit ko sa tao, hindi ko isasama ang pamilya. They're out of the picture. Wala silang kinalaman dyan. In the same way dito, hindi dapat isama ang pamilya. Pangatlo, igalang mo ang babae. Nakita ko kung paano mo ginalang o trinatarsi si Lisa. Balik ko. That's a no-no for me. As if hindi ka rin lumabas sa nanay mo. Ang babae ay dapat igagalang at hindi bubisitin at pagmumurahan sa harap ng maraming tao. Those are the 3 rules. Ito yung 3 batas ng sarili ko, pang-disiplina ko sa sarili ko that I apply. At dito is applicable. Marami pa po akong rules, pero hindi yun applicable. Dito lang po. Hindi ako makisawsaw sa mga gulong wala akong alam. First and foremost, tayo dyan. Tinanong ako ni Baliko tungkol kay FLM. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko titirahin ang taong namimigay ng tulong sa mga taong naghihirap ngayon. I stand by my decision. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa sino mang naghihirap na Pilipino ngayon. Wala akong utang na loob kahit kanino. Ang tinitingnan ko lang ang kapakanan ng bawat Pilipino.
hindi ko kayang tumulong sa lahat ng Pilipino. Kaya kung sino man ang tutulong dyan, susuportahan ko. So, kaya po hindi niyo ako narinig na nag-post tungkol kay Lenny Robredo. Kasi kahit si Presidente, sinabi ni Presidente, di ba kung natandaan ninyo, tinanggal niya si Manny Luna. Kaibigan ko po yun. Tinanggal niya kasi si Manny Luna, pinainvestiga si Lenny dahil nakikipagkumpetensya daw sa gobyerno. Mali po doon si Manny. Kaibigan ko po si Manny, pero mali po siya. Ang tao, nangangailangan ng tulong. At tama po si Pangulong Duterte. Kailangan suportahan natin ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Matinding pangangailangan natin bansa. So, tinapat ko po si Balikok. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa taong bayan. Sabi ko, kung gusto mo, in another time. In another time. No one can pressure me sa gusto nila. Basta ang akin, my guiding light, my guiding principle, kung ano ang mas nakabubuti sa mas nakararami, nandun ako. Tandaan po ninyo mga kababayan, ang patunay ko po, siguro pag-iisipan ninyo, sinabi ko po kanina, si Baliko, pinipilit ako. Tinitira niya ako. Si FLM, hindi niya ako siningil sa tulong niya sa akin. That's one thing. Malinaw yan. Hindi ako siningil ni FLM sa kanyang tulong. Kung siningil pa niya ako, nagdakdak lang nagdakdak na sana ako sa inyong harapan, pabor sa kanya. Tandaan niyo yan. Hindi niyo ako narinig halos 2 buwan. Wala akong sinabing pinupuri ko siya. Pinupuri ko yung mayaman challenge niya once. Pero hindi yung dinipensa ko siya ng todo. Dahil hindi niya naman hiningi ang aking tulong. Dahil hindi niya siningil ang tulong niya sa akin. Andyan, humanga ako sa kanya. Sorry to those who do not believe in him. Pero ako, nakita ko yan. Oh, tingnan mo. Nasa detention center siya. Pero hindi ako pumunta doon. Kasi hindi na naman niya ako tinawagan. Oh, tingnan mo. Tinulungan niya ako, pero walang intensyon na kuliktahin sa akin. Walang intensyon na singilin sa akin. So dyan mo makikita, between Baliko on the one hand, na binabaliko ako sa gusto niya, at si FLM na walang ginawa para singilin ang tulong niya sa akin. Pareho silang tumulong. Si Baliko, tumulong sa akin. Si FLM, tumulong din sa akin. Pero yung isa, binabaliko ako sa gusto niya. Yung isa, hinahayaan ako. O, so tingnan mo